Sa business po kasi, ang sure po dyan yung labas ng pere. Mm-hmm. Diba? Hindi dyan yung sure yung paano yung papasok ng pere. Diba? Mm-hmm. Yung pagkalugin namin dun po sa physical store, parang ang itsura po nun kasi, binenta po yung mga gamit, na sobrang baba. Siyempre, wala naman ako nabibili na. Nagpalugi na kayo. Oh, parang ganun. Eh, dahil nga, sobrang laki na rin nung nalabas kong pera, eh, almost, lahat ng gamit na binenta, sa akin rin na pumalik. Pero sobrang, kasi po, pag, yun yung problema, ano rin po eh, pag nalulugi ang isang negosyo, madali po magtayo ng negosyo. Mas mahirap po, pag nagsasara ng physical ng negosyo po. Kasi, puproblemahin mo pa yung mga papel, yung mga gamit, kaysa mo i-dispose, di ba? Tapos, siyempre, kung gusto mo makabalik ulit, parang yung ibebenta mong gamit, okay na yung kahit sobrang 1/4 na lang nung binili mong presyo. Kaya ganun. Parang nirolyo ko na lang, parang binalik ko. Kung ano man yung napagbentahan mo, yun na ang pinagsimulan mo rin. Ganun siya. Kaysa wala, di ba? Oo, kasi dun pa lang, napakahirap nun. Mahirap bukod yun. Sa masakit na sa loob na yung negosyong pinangarap mo na lumago, eh, nauwi sa wala, tapos magsisimula ka ulit ng as in zero. Mm-hmm. Kailangan mong dumiskarte sa nakukuha ng puhunan. Pero napatunayan mo. Pero may mo. Lesson ka makukuha. Nung ano nga po, nung parang nagsara yung parang inayos na po yung gamit. Pag uwi ko po, parang sobrang bagsak na bagsak. Umiyak ko ako talaga nun. Siyempre parang pinangarap ko yun. Eh. Tapos, wala, nilabang ko lang tapos. Pero ang maganda dun, Jordan, hindi ka sumuko. Yes, yun po. Kasi ang ano, yun kasi ang isa sa pinaka, kasi hindi rin biro na nawalan ka ng nanay, nalugi ka sa negosyo. Mga masasakit na dagok yan. Na kung mahina ka, baka hindi ka na bumangon. Nagmukmuk ka na. To think na bata ka pa. Diba? Usually, yung mga bata, impulsive pa yan. Mabilis magpalit ng decision. So, kumbaga, nanindigan ka na, sige, kailangan mong bumangon ulit. Kaya, eto na nga, isinilang muli si Uncle Otit.